What is up sa inyo mga kaibigan? Nagbabalik ulit tayo sa isang panibagong video. Okay, previous video, in-explain natin yung Aqua Cards. So, for this video, i-explain naman natin yung Beast Cards. So, itatakal natin yung bawat gamit, bawat combo, at bawat effect nung Beast Cards. So, okay, kung bago ka lang dito sa channel ko, please subscribe na para sa ating YouTube channel. So, huwag na nating patagalin. Okay, let's go. So, nandito tayo sa Axie World website. So, sa website na ito, makikita nyo lahat ng uri ng Axie Card. So, dito may filter na 0 cost card, 1 energy, tapos yung mga class, aquatic, beast, plant, bird, bug, reptile, yan. Makita mo dyan, tapos kung anong part type, kung anong attack type, kung melee or range. So, for this video, yun nga, beast ang itatakal natin. So, okay, let's start. So, Ronin. Or single combat. So, si single combat, guaranteed critical strike when comboed with at least 2 cards. So, ayun, sure daw na magki-critical yung single combat kapag may kasama siyang 2 cards na tinira mo. Pero kunyari, ito lang yung tinira mo, hindi siya magki-critical. So, 75 lang damage niya. So, ayun. So, kailangan may kakombo para sure na critical. Okay, next. Hero or heroic reward. So, si heroic reward, 0 cost energy, tas 50 damage niya. Tapos, ang effect niya is draw a card when attacking an aquatic, bird, or dawn target. So, kapag tinira mo to, tapos yung target axi mo is aquatic, bird, or dawn target, magdodraw ka ng card. So, isang card kada heroic reward. So, okay. So, good yan. Zero cost energy. Okay, next. Jaguar or Nitro Leap. Ang damage niya, 115. Tapos, ang shield niya is 35. So, always strike first if this axi is in last stand. Okay, anong para saan yun? So, for example, meron kang kalaban na bird. Pero, yung beast mo na meron gantong card is nakalastan. So, kapag nilapag mo tong Nitro Leap, unang titira yung beast mo kaysa dun sa bird. Kasi nakalastan siya. Okay? So, next, Risky Beast or Revenge Arrow. Deal 150% damage if this axi is in last stand. Okay, so parang ganun din. Naka last stand, pero hindi naman to yung katulad kanina na mag siya yung unang titira. Pero kung naka last stand tong beast mo, tapos may chance pa siyang tumira sa kalaban, so yung 125 plus 50%. So around 170 damage yung magiging damage mo. So okay pag naka-last stand ka. Pero kapag hindi ka naka-last stand tapos tinira mo to, 100% damage lang. Okay, next, Timber or Woodman Power. So ang damage niya 50 tapos ang shield niya 100. So, add shield equal to the damage this card deals to plant targets. Okay. So, for example, 100 yung shield niya. Tapos, tapos 50 yung damage. So, kapag kunyari, in-attack niya yung plant. Tapos, for example, ang naging damage, 50. So, pagpalo niya sa plant, magiging 150 yung shield niya. Pero kung nangyari, hindi plant yung inatake niya, 100 pa rin yung shield niya, hindi madadagdagan. Kasi, plant targets lang yung kailangan.
Okay? So next, furball o juggling balls. So ang damage niya 40, tapos ang shield niya ay 30. Strike 3 times. So ibig sabihin nun, tatlong beses yung palo niya dun sa Axie. So 40 times 3, a total of 120. 120 yung magiging total damage nitong furball. So karamihan ng merong ganito na magandang combo na card is Venom Spray. Yung may mga poison kasi doble yung ano, doble yung damage. So goods siya i-partner sa mga may poison na card. Okay. Next, Little Branch or Branch Charge. Ang damage niya 125, tapos ang shield niya 25. So increase crit chance by 20% if chained or comboed with a plant card. So si Little Branch, may chance daw siya, kunyari, chained. Anong ibig sabihin ng chained? For example, yung dalawa mong Axie merong branch charge, tapos sabay niyong itinira. So possible magkaroon ng chance na 20% na yung tira mo ng branch charge mag-crit ng 20% yung chance. Or pwede rin na yung plant mo merong ganito, tapos pwede mo siyang combohan ng plant card. So may 20% chance ulit na mag-crit tong branch charge mo. Okay? So karamihan din ng ano nito, nakikita kong Axie sa arena, nasa plant. Ito yung horn ng plant nila. Kasi para mag-crit. Okay. Next, Imp or Ivory Stab. So, damage niya 70, shield 20. Gain 1 energy per critical strike dealt by your team this round. Okay, so for example, Paul, tinira mo tong Ivory Stab. Tapos yung first Axie mo, yung plant card mo, kunyari tumira. Tapos nag-critical. So, magigain ka ng 1 energy per crit nung palo nung plant mo. Tapos yung beast mo nag-critical din, yung palo or any card. Kada critical, magigain ka ng 1 energy. So, laging combo niyan, eto. Single combat tapos Ivory Stab. Kasi sure win na critical to eh. So, for example, Paul, tinira mo tong single combat. Tapos Ivory Stab, dalawa. So, unang palo ng Ronin or single combat, gain 2 energy ka na. Kasi, ano eh, kada gamit mo to, 1 energy. So, kung dalawa yung ginamit mong Ivory Stab, 2 energy. Yun. Okay, next. Merry or Merry Legion. Add 20% shield to this Axie when played in a chain. So, ganun din. Katulad nito, yung chain. So, for example, yung dalawa mong Axie or tatlong mong Axie merong ganito. Tapos, tinira ng sabay. So, add 20% yung shield niya. Okay, next Paki o Poki. Or Sugar Rush. 120% yung damage, 20% yung shield. Deal 10% additional damage for each allied bug Axie. So kapag may may yung team mo merong bug tapos ginamit mo to, magkakaroon ng 10% additional damage yung bug mo na Axie. Okay? So add para siya sa mga bug lang. And then next, Dual Blade or Sinister Strike. 130 yung damage, 20 yung shield. Tapos, deal 250% damage on critical strikes. So, once na mag-critical strike to, na mag-critical,
Matic 250% damage yung ibibigay niya. So, ilan yun? 130, 260. Tapos, plus 65. Almost 300 pag nag-crit to. So, masakit-sakit. So, pag nag-check ka ng mga gantong Axie, na may gantong card na Axie na Beast ngayon, ito yung mahal din eh. Mahal itong may Sinister Strike na Horn. Kasi parang overpower. Okay. Next, Arco or Acrobatic. May 100% damage siya, tapos 50 ang shield. So, anong ginagawa itong card na to is apply speed plus to this Axie for 2 rounds when attack. So, kada palo niya, magkakaroon siya ng buff na speed. So, kung dalawang card yung tinira mong ganito, magkakaroon siya ng 20% per isang buff ng speed eh. So, kung dalawa, 40% yung additional na na speed sa Axie mo. Okay? Nutcracker next or Nutcrack. Deal 120% damage when comboed with Nutcracker card. So, yung isang Nutcracker card, ito Nutcracker, 'di ba? Mouth. So, ito Nutcracker din yung Nut Throw. So, kapag ito kinombo mo siya, yung Nutcrack sa Nut Throw plus 120% damage. Pero for example, Nutcrack, dalawang Nutcrack. Pares naman Nutcracker, so combo siya ng Nutcracker card. Pwede rin 'yan. Same lang 'yan. So, plus 120% damage yun na ibibigay niya. Next, Goda or Piercing Sound. 80 yung damage niya, 14 shield. So, ang ginagawa nito, destroy one of your opponent's energy. So, susunugin niya yung energy ng kalaban. Kung meron. Pero ito, pag dinestroy niya, hindi niya makukuha. Sisirain niya lang yung energy ng kalaban. Okay, next. Axie Kiss or Death Mark. Ito yung halik ni Judas. Yung halik. So, 90 yung niya. Yung damage niya. 30 yung shield. Apply lethal to target if this Axie's HP is below 30%. So, kapag, yun nga, 30% below yung yung buhay nung Beast mo or nung Axie mo na may gantong card, bibigyan niya ng lethal debuff yung tinira mong Axie. Kasi kapag may lethal debuff yung isang Axie, next attack mo, sure na magkikritical yung tira mo. So, magandang combo to sa Sinister Strike. So, halikan mo yung Axie, magkakaroon ng lethal debuff, tapos pagpalo ng Sinister Strike, papalo ng 250% damage. So, sakit-sakit, di ba? Yan, magandang combo yan. Next, Confident or Self-Rally. Ito. So, zero cost energy siya. Tapos may 30% shield. Ang ginagawa niya, apply 2 morale to this Axie for 2 rounds. So, mag-a-add lang siya ng morale para mataas yung chance na mag-critical yung Axie, yung tira ng Axie, at mag yung last stand, mas humaba yung bar ng last stand. Okay? Next, Cotton Tail or Luna Absorb. So, 0 cost energy, tapos 0 yung damage at shield. Ang ginagawa niya, gain 1 energy. Ayan. And then next, Rise or Night Steel. 80% yung damage, 10 yung shield. Steal 1 energy from your opponent when comboed with another card. So parang vegetal bite lang to ng plant card. So nanakawin niya yung energy ng kalaban kung meron. Okay, next, Shiba or Rampant Howl. 110 yung damage, 40%,
40 yung shield. Ang ginagawa nitong card na to is apply morale plus to your team for 2 rounds if this Axie attacks while in last stand. So yun nga, pag naka-last stand ka ulit tapos naitira mo tong Shiba, yung bawat Axie mo, hindi lang yung beast, magkakaroon ng morale plus for 2 rounds. Yan. Kakaroon na siya ng buff na morale plus morale for 2 rounds. Okay? So, next, hair or hare, yung iba tawag, or hair dagger. So, 120 yung attack, yung damage, 30 yung shield. So, ginagawa nito, draw a card if this Axie attacks at the beginning of the round. So, kung ikaw yung unang tumira that round, magdodraw ka ng card. So, madadagdagan yung card mo sa deck mo. Okay? Nutcracker or Nutrow. So, same siya dito sa Nutcrack, yung Nutrow. Pwede rin dalawang Nutrow, 120% pa rin yung damage niyan. And last, Gerbil or Gerbil Jump. 40 yung damage, 20 yung shield. So, ang ginagawa nito, skip the closest target if there are 2 or more enemies remaining. So, same siya with the Smart Shot na bird card. So, skip niya yung nasa harap. Tapos, bubugbugin niya yung nasa likod na Axie. Okay. So, yun. Tapos tayo sa Beast cards. So, if there is any question or comments, comment nyo lang dyan sa baba. Tapos, if di ka pa nakasubscribe pare, subscribe ka na para updated ka sa mga i-upload kong video. So, ayun. Maraming salamat. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam!